Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating usapang boxing, no? May pag-uusapan tayo. Ito po yung saan nagsimula itong chismis ng Pacquiao versus Garcia, 'yan, no? Alamin natin 'yan. Parang ano tayo, no? Tinutukoy natin. Saan nagsimula yung COVID? Parang ganun. Nagkaroon po tayo ng investigasyon, no? At nalaman po natin kung kanino nagsimula 'yang chismis na 'yan. Nang parang meron akong nasabi yata na pandesal sa aking ulo. Okay. Mamaya po, lahat ng katanungan at reaction nyo, sasagutin po natin. No? Pagkatapos lang po, dalawa po ang tatalakayin natin. Una, saan nagmula yung usapan na mayroong laban tong Garcia Pacquiao. At ikalawa, nanlulumo po ako, no, yung dalawa sa mga idol ko ngayon, si Turman at saka si Porter. Parang bakit parang nagmamakaawa ng laban, no? Yan ano na nangyari sa PBC? Bakit parang napabayaan at si Turman at saka to si Porter? Yan ang paglilingkod natin, mga kapatid. Dito lang sa inyong paboritong boxing tambayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kung ikaw naman ay bago pa lang, nasa Facebook ka nanonood, follow nyo na tong tong channel na to, at marami po kayong masisihan po kayo rito sa boxing channel na to, dahil marami po tayong pinag-uusapan tungkol sa boxing, dahil ito po ang pinakamatapang na mag-analisa. Ito po ang una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pa hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, ako rin na parang minsan sinasabi ko sa sarili ko, parang mali yata ako, no? Parang mali yata ako sa tansya. Baka naman ako lang ang hindi nakakaalam. Kasi araw-araw meron pa rin balita tungkol kay Garcia versus Pacquiao, no? Hindi ba ako lang ang hindi kaya nakakaalam? Bakit parang lahat ng tao ay alam na maglalaban si Pacquiao at si Garcia. Pero kung babasahin ko naman yung mga article, wala naman sinasabi nun kung kailan maglalaban, kung may napirma. In the contrary, lahat po ng mga tao na concern, no? Halimbawa po si Eric Gomez, president po ng Golden Boy Promotion. Sila po yung nag-ano, di ba? Sila yung Golden Boy si Garcia. Sila dapat nakakaalam kung dininay na may laban, dininay na may usapan, dininay talaga totally. Si yung sa kampo naman ni Manny Pacquiao, wala naman nagsasabi na merong magaganap na laban si Pacquiao at saka si Ryan Garcia. Miski yung trainer ni Garcia, si Eddie Reynoso. Ah, sikat na sikat na trainer yan, dahil yan na rin yung manager ngayon ni Canelo Alvarez. Maano po yung clout niya, no, sa Golden Boy at saka dito kay Ryan Garcia. Nagsabi rin na hindi siya pabor na lalaban si Garcia kay Pacquiao. Ang dami na ring boxer sa pangungunan nito ni Eric Morales na nagsabi, si Floyd Mayweather. O ngayon, nadagdagan na, kasama si Porter, no? Kay Porter nga, first round lang daw, pababagsakin ni Pacquiao yan si Ryan Garcia. Kay Eric Morales, 2 rounds, pababagsakin, no? So, marami pang iba. Hindi pala si Floyd Mayweather, kay Conor McGregor pala nag-react si Floyd Mayweather. So, lahat ng ito, yung mga sources na talagang may kabuluhan, talagang totoong mga source ng boxing, may pangalan, etc. Nagsasabi na walang negosasyon, walang labang magaganap, pero bakit nagpapatuloy? No, yun nga yung paliwanag ko ron. Miski nga ako, nagdududa na rin. Baka si Bad Aratilis lang ang nagsasabing hindi matutuloy. Kasi ang dami rin vlogger na nagsabi na pag nagkatuluyan, etc. So, inalam talaga natin, no? Pinanood ko yung mga interview. May interview to si Ryan Garcia, eh, no? Si Ryan, yung may tanong, hindi pala interview, actually, ano siya, yung parang nagla-live. Live siya, hindi ko alam kung sa FB o sa YouTube siya nagla-live.
may nagtanong sa kanya doon. Ito talaga yung sinabi ko noon eh. Ito yung sinabi ko, yung sagot ni Ryan Garcia. May nagtanong sa kanya, bakit hindi matutuloy yung laban ninyo ni Tank Davis? Kasi excited ang lahat eh, di ba? Tank Davis, nakaharap si Tyson, pareho sila naghamunan, umuo sila pareho, magkakaroon ng laban yung Tank Davis tsaka tong Ryan Garcia. Eh, ano nangyari? Tanong nung isa. Sabi ni Ryan Garcia, ganito yung paliwanag niya. No? Ito po yung actual na paliwanag ni Ryan Garcia. Lahat tayo may pangarap, no? Sa English, mas maganda eh, dream. No? Dream ko yan na makalaban si Manny Pacquiao. Sino ba naman yung hindi yan ang pangarap, hindi yan yung panaginip, no? Na tapos, naghamunan kami ni Tank Davis, umuo siya sa hamon ko. Yun yung nakatakda na. May tumawag sa akin. Tignan niyo yung sequence ha, na sinasabi niya. May dream. May dream siya na makalaban niya. Lahat ng mga batang boxer eh. Yan yung dream eh. Makalaban si Manny Pacquiao. May tumawag daw sa kanya na gusto ko ba yung laban kay Pacquiao. Unang inaalok yata sa kanya parang exhibition matchup. Siyempre na-excite siya, no? Kaya prioritize niya yung laban kay Pacquiao. So doon ko na-realize kung dream ito ni Ryan Garcia, doon pala nagsimula, no? Yung chismis na ito. Dream, 'di ba Tagalog ng dream, nananaginip. San habang nananaginip si Ryan Garcia na gusto niyang makalaban si Pacquiao, ay natuloy sa panaginip niya na may tumawag sa kanya mula sa kampo ni Pacquiao, no? Na inaalok siya ng laban ni Pacquiao. Kaya ito daw ang priority niya. Tablado muna yung laban nila ni Tank Davis. Yun yung paliwanag niya. Hindi po ako nagpaliwanag niyan, si Ryan Garcia. Tablado muna yan dahil uunahin niya siyempre yung kanyang dream. Eh, ang problema natin, hindi yata na-distinguish nito ni Papa Ryan Garcia kung ano ang dream at ano ang katotohanan. Baka naman na naginip lang siya na may tumawag sa kanya mula sa kampo ni Manny Pacquiao, itinuloy niya na yung panaginip niya, akala niya katotohanan. Wala po kasi. Wala sa kampo ni Pacquiao nag-announce na maglalaban sila ni Ryan Garcia. Wala sa kampo ni Garcia. Tanging si Papa Ryan lang ang nagsasabi na matutuloy o may laban na magaganap sa pagitan nila ni Manny Pacquiao. Kung ito ay katulad na inaamin niya, dream match niya, o baka na naginip lang si Papa Ryan. At sa tindi ng, siyempre, batang-bata yan, hindi niya na maintindihan ngayon kung ito ba ay panaginip pa rin. Baka akala niya na nanaginip pa rin siya nung ina-announce niya na may laban sila ni Manny Pacquiao. So, para po sa ating kaalaman, ito po ay isang panaginip, no? Ni Papa Ryan Garcia. Yung mga naiinip po sa atin na bakit hindi pa nag-announce si Manny Pacquiao, parang hindi nyo po kailangan, parang hindi tayo nasa Pilipinas eh. Sa tingin nyo po ba saan busy ngayon si Pacquiao? Di ba? Mag-election na po next year. Ha? Presidente po siya ng PDP laban. Sa tingin po ninyo, ang isang politikong tulad ni Pacquiao saan busy? Hindi na po niya priority ngayon ang boxing. Sad to say, no? Tapos na po yung era ni Manny Pacquiao. Ang masasaksihan po natin, last two fights, swerte na tayo kung may last two fights pa, no? Ang tinitiyak natin, ito na yung huling taon ni Manny Pacquiao na lalaban sa boxing. Hindi na po to yung sinasabi nyo na may nabasa pa ako na masyadong pa-importante si Pacquiao. Bakit hindi mag-announce ng laban? Hindi niya na po priority. Tapos na po siya. Yung prime Pacquiao, tapos na po. No? Ito po parang
ano na lang, no? Yun nga, yung paghanda sa eleksyon. Yung sinasabi na labanan niya na kahit sino. Hindi po pwedeng labanan ng kahit sino. Napakalaki na po ng risk. 42 years old si Manny Pacquiao. Lalaban sa mga 30s. Nasa prime ng kanilang mga karir. Kalakasan. Napakalaki po ng risk na ibibigay natin sa ating pambansang kamao para lang masiyahan kayo. No? Masiyahan tayo. Eh, hindi naman na niya priority. Iba na eh, nag-shift na siya ng priority. Ang priority niya na ngayon, politics. Yan po ang katotohanan na kinakailangan natin tanggapin. Sa tingin nyo ba kung yung Pacquiao na boxer, yung pinag-uusapan natin, matetenga ng 2 taon? Magdadalawang taon na o 2 taon na sa July. Diba? 2019 pa. Magto-2 years na buhat nung huling lumaban siya. Sa tingin nyo ba yung Pacquiao as a boxer, yung concentration niya as boksingero, matatagalan siya ng laban ng 2 taon? Hindi po. Kaya yun po yung una nating aminin na siguro swerte na tayong makakita pa ng 2 laban ni Manny Pacquiao. Yung isa siguro okay na okay niyan. Okay? So yun po yung katotohanan. Punta